Hello guys! May galab shoutout sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng mga subscribers ko. May galab shoutout. Topic natin today guys is how flexible I am as a person. So, kung gaano ba ako ka-flexible sa lahat ng mga friends ko, sa lahat ng family or friends, kahit sa mga kakilala mo lang, how flexible I am. I-share ko yan sa inyo guys. So, bago natin pag-usapan yun guys, sa hindi pa nakasubscribe ng YouTube channel ko sa ICTV, please subscribe my YouTube channel sa ICTV and don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. Na-distract talaga ako sa ano ko guys, tagihawat. Bahala na siya dyan, problema na niya dyan. Problema na niya yan. Siya yung mag-adjust, hindi yung ako. So, our topic for today is all about how flexible I am in terms of my friends. So, ito na nga guys. Hindi naman natin ma-place yung mga lahat ng friend natin na syempre, kahit ako, hindi ako masyadong mabait. Pero, pag ano na talaga, pag inaabuso na talaga ako kahit sa mga family ko or sa mga kadugo ko, friend ko, kaya ko yung i-handle. Basta huwag nang nila akong saktan physically. In terms of just like, di ba kadalasan sa atin sa mga friend natin, may mga pabida tayong friend. So, let's talk about pabida, di ba? May mga friend tayo, group of friends. Example na lang, group of friends. Example na lang sa akin, dami kong friend. Kahit saan ako magpunta. Even in the Philippines, dami ko talagang friends. Hanggang dito ako sa Itzkin, dami ko talagang friends. So, wala namang forever, diba, Char? Napunta talaga sa forever. Wala namang forever na friend. At least, nung tayo nagkakilala, so, in a good way, kahit hindi man tayo magsama-sama araw-araw, at least nagkaalaman yung mga ugali natin. So, in terms of handle of friends, how I handle my friend. Lahat-lahat na dami ko ng friend na meet, iba-iba talagang ugali. Iba-iba talagang ugali. So, paano ko yan i-handle? Like, example na lang, yung ibang friend ko, kahit sino, naranasan natin to, yung ibang friend natin may pabida. Like, example, grouping friends, ako dami kong friend. Kahit saan may mag-invite sa akin, Saisi, punta ka dito, ang mga friend ko pumunta din dito sa akin. Kahit left and right may yung friend mo, kaya mo yung i-handle. Yung friend mo na may masama talagang mga ugali ang mga friend mo, just like chismosa, chismoso, yun talagang kaya kong i-handle ng mga friend ko. Just like pwede nilang siraan yung kabilang friend ko. Pwede niyang yung bang hatid sundo ng mga salita or gaya na lang na yung si ano, yung ganyan-ganyan, yung si ano, yung ganyan. Dumating yan sa akin, kaya ko yung i-keep yung mga ganyan ng mga salita na kaya niya yung, kaya ko yung i-keep hanggat maaari. Guys, promise guys, kung ang mga friend nyo sa kabilaan yung mga friend mo, kung ano may yung sinasabi sa kabila, huwag na nating iparating yan sa kabila kasi may masisira ng mga pagkakaibigan. So, yun ako guys, kung kaya ko pang i-keep yan, hanggang sa akin na lang yan, hindi ko yan iparating sa ano, sa pinagsabihan ng mga masasamang salita. So, kaya ako hanggang ngayon dami kong friend kasi ang mga friend ko, lahat ng mga friend ko, minsan talaga hindi talaga magkasundo yung mga ugali, di ba? May nawawala akong friend na nang dahil lang sa iba kong friend dahil nagsisilos din sila dahil dami ko talagang friend. So hindi ko talaga sila ma-handle kasi syempre sandali lang ang time natin sa ano. So sa day off natin, 'di ba? Day off namin dito. So kung hindi ko sila makayang magampanan na i-meet lahat, hanggang text na lang, message, ganyan. Pero yung hindi na talaga natin maiwasan yun guys, yung mga siraan sa mga salita, yung si ano, si ganyan, 'di ba, alam mo yan, yung ganyan
kadalasan talaga sa atin yan, kapag wala na talagang ibang topics, so normal lang yan, hindi naman tayo perfecto, pero hanggat maaari, ikikip ko yan guys, hindi ko yan iparating sa taong pinagsabihan ng ganyan, kasi may masisira na mga relasyon na pagkakaibigan guys. So kahit sa relasyon man yan ng mag-asawa, mga basta kahit in terms of relasyon, kaya ko yung i-keep guys, basta makakasira ng kaibigan natin guys, hanggat maaari i-keep natin yan guys. Ganyan ako ka-flexible na tao. Ako, pwede mo akong lapitan, pwede mo akong sabihan ng iyong mga problema, pwede kang kumandong sa akin, iyakan mo ako kung may problema ka, kung ano may yung mga sikreto mo sa buhay mo, hanggang sa akin na lang yan. Ganyan ako ka-flexible na tao, basta lang kaya kong i-handle yan guys. So ganyan din tayo, sana may mga tao pa na kaya pang i-handle sa kanilang, kaya pang ikip sa kanila yung nakakasira ng ibang tao. Meron akong friend guys na parang gusto niyang lumayo sa friend niya. Gumawa talaga siya ng paraan na parang masira. Siya mismo ang gustong sumira sa pagkakaibigan niya. Dami siyang i-block niya sa Messenger, block niya sa Facebook. Nawala namang dahilan. Kahit busy siya sa trabaho niya. Minsan tumawag kasi nabuboard siya sa bahay. Dito din sila. Nabuboard siguro, namimiss yung family niya. So syempre, kaibigan siya. Gusto niyang makipag-usap siguro, binablock niya, tapos i-unblock naman niya. Ganyan sila, pero may mga salita sila na, yung ganyan, hindi ko talaga pinarating sa isa kasi kaibigan ko sila parehas. So masisira yung pagkakaibigan nila. So hanggat maaari, hindi ko talaga yan pinarating sa kabila, kasi pag pinarating ko yan sa kabila, syempre mag-init yung ulo sa isa, tapos yung ganyan, sabi ng ganyan-ganyan. Dami ng salita, ang sabi nga nila, ang ulam pwedeng kunan, pero yung salita palaging dinagdagan. Ewan ko doon, basta yun, yun ang mainit dito guys, palagi kong inaano yung so ayun, ganyan sana tayo guys, flexible lang tayo guys, kung ano man yung mga sikreto ng mga friend natin na nakakasira sa kanila, bawat sa isa sa kanila, huwag na nating iparating kasi may masisira talaga na pag-ibigan. Ba't ang init dito guys? Lipat-lipat yung phone ko. So ayun, ganyan ako ka flexible na tao. So kaya ko yung i-handle yung mga ugali ng mga friend ko. Kahit hindi lahat ng friend natin na, syempre may mga ugali talaga tayo na tinatago, di ba? Kahit ako, hindi ako mabait guys, pero marami akong kaibigan. Kung ipon-iponin lang yung lahat ng kaibigan ko, 200, isang village, kaya ko yan. Dami kong kaibigan since I was in elementary, high school, college day. Dami ko talagang kaibigan hanggang ngayon pa rin. Kahit umuwi ako sa province namin, pag may fiesta sa atin, mag-invite. Saisi, punta ka sa amin, kain ka ng kain hanggat hindi ka na lang makakain kasi ang dami nang mag-ano sa'yo. Punta ka, ang daya mo, yung ganyan-ganyan, parang sumilip ka lang dito. So, kahit hindi ko yun napunta, isa-isa ang kanilang mga bahay, yung mga friend ko dati na since I was in teenager, kasi hindi na ako teenagers ngayon, lumampas na siya. Dami ko talagang friend, kasi sa barangay namin, since I was high school, isa akong iski chairman sa barangay namin. So ako ang namunuan ng mga iski doon sa mga kabataan ng barangay namin, yung mga youth. Ako talaga yung parang gabay nila lahat. Dami ko talagang friend, boys and girls, kahit sa kabilang barrio, friend ko na din kasi iski ako doon sa barangay namin. So kaya kong i-handle yung mga ugali ng mga friend ko na yung parang pabalang na pabalang, iwan ko sa Tagalog niyan, yung magsalita na parang masasakit na salita sa mga kaibigan natin, even though joke pero nakakasakit ng kaibigan natin, kaya ko yung i-handle yung mga ganyan.
grouping of friends, doon mo talaga malalaman kung sino talaga yung mga pabalang na magsalita, masakit na magsalita. Kaya naman din yung mag-joke-joke, yung mga ganyan. Pero yung seryoso na talaga na mag-ano na magsiraan, yung mga ganyan-ganyan. May mga tao talaga na ganyan na parang hilig nilang magsumira ng tao sa sumira ng mga kaibigan, yung ichichismis ka talaga, gawan ka talaga ng ano nila, chismis, para lang may masasalita. May mga, dami ko na talagang kaibigan na parang pabida lang. Kunyari, mabait siya, pero siraan kanya para hindi ka maging mabait. Tos yung kaibigan na yan na magsabi sa'yo, parang pabida siya. Pero hindi yan mabuti, guys. Hindi yan, anong tawag nito? Nakakasakit kayo ng damdamin ng ganyan. Kung kaya nyong, makasalanan tayo kasi may mata tayo, may bunganga tayo, makasalanan talaga tayo. Pero kung nakakasira tayo ng kapwa natin, guys, promise, ikikip niya lang yan. Sabi nga nila, what's unlearned? Natutunan ko lang sa officer namin dati sa security. Yung slogan namin sa security, what you see, what you hear, live it here. Kung ano man yung nakita mo dito, kung ano mang narinig mo, hanggang dito na lang, iwan mo na lang yung dito, huwag mong dalhin sa labas. So pagdating, pagdating mo sa trabaho, kung anong nakita mo, kung anong narinig mo, dyan, hanggang dyan na lang yan. So parang ganyan lang yan, guys. How we become a flexible person. Kung anumang nakita natin, anumang narinig natin, huwag na nating iparating yan. Hanggang dyan na lang yan. Kung dito man tayo nag-usap ngayon, kung ano man yung pinag-usapan natin, huwag mo nang dalhin sa iba yan. Huwag mo nang iparating. Para kayong, kung makarating man yan sa iba, para na tayong hangin yan na palusot-lusot na lang na hindi natin nakita. So parang, para na tayong si Satanas niya na parang nagngaw-ngaw ka sa ano, sa tenga ng iba, para naman uminit yung tenga ng iba. So ayun, guys, kaya ko talagang i-handle yung mga ganyan. So sana kayo naman, hindi naman ako perfecto na tao. Sinishare ko na lang sa inyo kasi naranasan ko yan talaga, na mga friend tayo na may mga pabida talaga. So ganyan ako ka-flexible na tao. Kaya kong i-handle lahat ng friend ko, mga ugali ng friend ko. So ayun, guys, sana kayo din, kahit may mga friend tayo na may mga ugali talaga na medyo hindi talaga natin mapiplease yung mga ano nila, pero sa kanila naman yung problema na nila yun. Pero at least hindi tayo ang dahilan ng gulo, 'di ba? Hindi tayo dahilan ng gulo. Sana may masama, may mabuti tayong nagawa hanggat sa dito pa tayo sa mundong to, kasi sa mundong to ay mundong makasalanan, 'di ba? So ayun, guys, sana may makukuha tayong aral today. How we become a flexible person in terms of our friends and family. Kaya nating i-handle yan, guys. So hanggang dito na lang tayo, guys, ang video to. Sa hindi pa pala nakasubscribe ng YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel, SciCTV. Bye-bye!